Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Abigail Domingo. So for today's video, sabay-sabay ko kayong tuturuan kung paano ba gagamitin yung Metrobank Pay Now. So before, ang lagi kong ginagamit, and kung nakasabay-bay kayo sa mga videos ko, I always use Citi Pay Now ng Citibank. Sobrang love na love ko yun. And ano siya, it will take 2 to 3 business days bago mag-credit dun sa account na pagpupuntahan ng pera. But since nung kinuha ni Union Bank, si Citibank, medyo nagtagal bago nag-transition yung mga features ni Citibank sa Union Bank. So medyo napraning ako kasi nga monthly ko siyang ginagamit. And good thing na lang, I have another cards. And meron akong na-discover na mas ikalalove ko palalo, which is yung Metrobank Pay Now. So same lang naman sila na nakakapag-transfer ng pera, yung yung credit limit mo good as cash. So ang kinaibahan lang niya at kinagandahan niya kay Citibank, this one is instantly compare kay Citibank, which is it will take 2 to 3 business days, 'di ba? So ito instantly. Though meron daw instant pay na instant fee, which is 25 pesos. Pero so far wala pa naman ang nakikitang charge. Hindi ko lang siya nagdo-double check. Pero since na ginamit ko siya, I don't see any instant fee charge yet sa statement ko. But I will let you know guys sa pag na-upload ko yung videos na ito, magko-comment na lang ako. So, pasensya na lang kung medyo maingay kasi along the highway yung pwesto namin. And also kung magiging putol-putol yung video since nasa tindahan ako. So, ako lang kasi mag-isa ngayon. So, ayun. Ngayon, kailangan ko mag-send ng pera sa number ng partner ko. As much as possible, guys, do not send the funds with your own accounts. So, huwag kayong mag-send ng pera sa sarili nyong account. So, gumamit kayo ng ibang account. Okay? So, going back, I have to transfer. I need to transfer 22,000 sa account ng partner ko. Wait lang. So, yun na nga, going back, mga Mima. Nasaan yung cellphone ko? So, kinagandahan dito, ayan, pag open nyo ng app is scroll down lang kayo sa shortcuts, and then nandito na yung mga features na pwede nyo magamit kay si Metrobank. So, send money yung pipindutin natin, and then ilalagay nyo kung magkano yung kailangan nyo. So, 22. Tapos, kinagandahan dito, select a type of account to send money to. May accounts, enrolled accounts, and then an enrolled account. Pwede naman din pala may accounts, nakalagay naman dito. So, ito yung nilagay ko, enrolled account. So, ito yung mga sinesendan ko palagi ng pera. So, pipiliin natin is yung sa partner ko. So, ayun lang, pindutin nyo lang. Pero kung wala pa kayong, kung wala pang naka-enroll, kasi first time yung nga lang gagamitin, so, lalagay nyo na lang dyan, type, which is individual. And then, yung bank, sa inyo ipapasok yung pera. So, ayan, meron ditong GCash. So, GCash lang yung ginagamit ko. So, kinagandahan dito, may GCash siya. And then, sa-select nyo lang yung, ilagay nyo lang yung details, account number, mobile number, email address or any, and ano yung reason ng payment na to. So, let's see. Ayan. Tapos, next na, optional lang naman yung email and then yung address. So, optional lang yan. So, continue mo lang, next. And then, ito na yung lalabas yung InstaPay. Meron silang transfer service type. InstaPay, which is 25 pesos per transaction kasi real-time siya. And then, PesoNet, which is 50 per fee per transaction. And then, merong scheduled and later. Ay, merong schedule, which is immediate or later. So, itong later, kung kailan mo siya gustong ipasok dun sa recipient or dun sa receiver, kung sino makareceive ng pera. So, ako, lagi lang akong immediate, and then, kasi kung later pala, guys, meron siyang option na one time, tas repeating. So, parang ano siya, recurring.
magsiset ka ng recurring payments, parang monthly, magkakaroon na ng, hindi mo na siya kailangan i-set up palagi. Automatic na siyang magsiset up kung hanggang kailan mo siya gusto. Carry, and then purpose. Ako, immediate lang naman. And then, purpose, which is bill, yun lang. Tapos, next. And then, ayun lang, all good. So, you just have to confirm the details. Make sure the number is correct, guys, kung saan pupunta yung pera. And then, confirm nyo lang naman. So, ayun na, guys. Pagka next nyo, is i-enter nyo lang yung passcode na kinreate nyo dito sa app nyo. Siyempre, for security purposes yan, diba? And then, magkakaroon lang ng OTP. So, ayan. Enter lang yung OTP. And then, biyala. Ayan na. May notif na kagad na nag-successful na siya. And andun na siya kagad sa, ayan na. Meron na ditong nakareceive sa self. Andito kasi yung GCash sa video na to. So, nakareceive na ako ng notif na pumasok na yung 22,000 natin last year. So, ayun. So, sorry na po tal. So, that's it. Ganun lang siya kadali. Napaka-instant niya. Kaya mapapamahal ko sa Metrobank Pay Now. So, ito ang pinaka-lovey-dubs ko sa Metrobank ngayon. Though, tsaka ang bilis nag-increase ng limit ko dito. Kasi, nakuha ko, nagkaroon ako ng card na to. Ang limit ko lang ay 50 ngayon. Nasa 150 na siya. Kasi, lagi ko siyang ginagamit sa good as cash. Ng mga balance transfer and credit limit to cash. So, ayun lang naman guys. If you have any more questions, you can leave comment dyan sa ating comment section and sasagutin ko yun sa abot ng aking makakaya. As much as possible or as quick as possible. So, ayun lang naman. So, I do hope na lagyan mo na i-like ang video na to and please subscribe for more tips or how-to's video. So, thank you for watching. Bye for now.